Usap-usapan ngayon sa social media ang paglabas ng saloobin ng ina ng singer na si Jake Zerus patungkol sa pasasalamat at paggalang ng mga anak sa magulang. Sa kanyang pananaw ay napakahalaga ang pagrespeto sa magulang lalo na sa mga ina na nagluwal sa anak. Kapag raw pinaiyak at itinakwil ng isang anak ang kanyang ina, ay kahit na gaano pa man ang marating nitong tagumpay, ay wala pa ring magandang patutunguhan ang buhay nito. Iba pa rin daw kapag kaagapay ang magulang sa pinagdadaanan ng anak. Sumang-ayon siya na hindi obligasyon ng anak ang magulang, ngunit sa tradisyon raw bilang Pilipino ay hindi matatakasan ang sinasabing utang na loob. Ang karelasyon asawa man o kasintahan ay mapapalitan at darating ang panahon na iiwanan ka, ngunit ang magulang raw ay nandyan pa rin at maaaring balikan kahit na iniwanan ng anak. Dinagdagan pa niya ito ng turo mula sa Biblia na utos ng Diyos na igalang ng mga anak ang kanilang magulang tulad raw ng paggalang sa Panginoon. Buong post ni Raquel Pempenko, basta kapag ang ina ang pinaiyak mo at itinakwil, walang magandang patutunguhan ang buhay mo. Kahit gaano ka pa ka-successful sa buhay, kung hindi mo kaagapay ang magulang mo, parang may kulang pa rin. Yes, di obligasyon ng anak ang magulang, pero dahil Pilipino tayo at kahit saan ka pang lupalop lumaki, basta na nalaytay pa rin ang dugong Pinoy, di mo matatakasan ang culture ng utang na loob. Ang asawa at jowa ay mapapalitan, iiwanan ka pero ang magulang andyan babalik-balikan. Nasa 10 utos ng Diyos ang igalang mo ang iyong magulang. Tulad ng paggalang mo sa Panginoon. Kalakit ng post na ito, ibinahagi niya ang video performance ng Nooy si Charis taong 2010 at performance naman ni Jake ngayong taong 2024 sa magkaparehong kanta at dito makikita ang pagbabago sa singer. Mayroon pang kasamang ilang Bible verses ang ibinahaging ito ni Raquel kung saan binibigyang diin ang paggalang at pagsunod sa magulang. Sa panibagong post ni Raquel, ipinaliwanag niya na para sa pangkalahatan ang kanyang mga sinabi dahil sa napapag-usapan ngayon ang utang na loob. Dagdag pa niya ay sa pool kung sino man raw ang mga natamaan sa kanyang tinuran. Anya, all my post was just a content para kay Meta. Pangkalahatan po itong message ko dahil napapanahon ang utang na loob. Ngayon sa pool kung sino tamaan. Trending agad. Good or bad news are still publicity. It means dadami lalo bashers mamirax. Sige lang gagalingan ko pa para lalo dumami, pero lab na lab ko kayo lahat. Hindi napigilan ng ilang mga netizens na mapakomento sa naging pahayag na ito ng ina ni Jake Zerus. Anila, tama naman mahalin at respetuhin ng mga anak ang magulang. Pero sana ganun din ang mga magulang mahalin at respetuhin din ang anak para maganda ang samahan niyo. Tayong magulang ang dapat mas malawak ang pangunawa. Kung naging suwail man ang anak bilang magulang, ipagpray mo na lang na maunawaan niya ang mga pagkakamali niya at maging maayos ang buhay niya kasi anak natin sila. Mas mabuting hangarin natin na maging maayos ang buhay nila. God bless sa mga magulang na naghangad ng ikabubuti ng anak kahit pasaway pa yan. More praise sa ikabubuti nila.